Magandang hapon mga kabiwas. Ito na, dumating na yung galing sa Maoban, sa tackle shop ng Maoban. Sa itong reel na 5,000 series, Bewa BG. Sana makahuli ito ng malalaking mamaw dito sa amin sa Camarines. Ito galing sa Maoban. Maganda kasi ang review ng Bewa BG. Pang jigging. So ito yung pangalan ng tackle shop promote natin. Shout out sa Just Fishing Maoban. So ayan po yung tackle shop na pinanggalingan ng Daiwa BG na to. Series 5000. So shout out sa iyo kaibigan ko kay Brad na Paul Kirby. So next time kita-kita tayo sa Maoban. Sana makapag-fishing dyan. Ayan, ganda. Surprise siya. Thank you, sir. Open ko na. Excited na kasi kalmadahan na. Ganda na mag-fishing dito sa amin, sa Camarines Norte, sa Lamon Bay, saka sa Miguel Bay. So, target namin, sana makahuli ng mga tuna. 35 years ang Daiwa BG, yung pinanggalingan ito. Hindi siya nagpalit ng modelo, ng design. Pangatlong design pa lang yata niya ito. Then meron ng mag-sealed na Daiwa BG pero hindi ko alam kung anong review. Pero ito, magandang review nito. Sana kung malaki talaga siya. Yun, kala ko wala yung handle. So, thank you sir, na-check niya. Sana magkasya yung lalagay kong lure feeder. Pounds, 9 strand, lure feeder, 500 meters. Sana magkasya dito. Ito, ang yung kanyang manual. And then yung handle. Sulit-sulit, yung nabawakan. So, thank you, sir. Just Fishing, Maoban Fishing Tackle and Outdoor. Pasya lang kita next time kapag medyo maluwag na. Then sama ako mag-jigging sa mga Maoban anglers dyan. Paul, salubungin mo ako dyan. Abangan nyo na lang. Pero excited na ako kasi by Saturday mag-fishing na kami. So naka-configure pa siya sa right hand. Kaso left-handed ako. So lilipat ko siya dito sa kabila. Oh, please. Maximum drag 47.4 inches ang isang ikot niya. Ang ikot ito 47 inches. And then ball bearing, bali 7 bearing ang nakalagay niya. So ito, dito ko siya imamat sa low feeder. Ito nag-intay sa kanyang part niya. Low feeder siya. And then ang maximum lure weight nito ay 300 grams. Tama-tama, pwede kong gamitin pang trolling, pwede na rin pang jigging. Hindi mabigat siya ng kung pa sa mga ginagamit ko, pero tulad naman. Secondary na kung basta luluwag ko nandiyan ako pa yung pangalaw basta matsagod na yung sinya. So sana mapalaban sa nandiyan, sana mapalaban na ito sa nandiyan.
dito naka-spool na, nilagay ko muna sa isang rail din. Nalagyan ko siya ng dropper. Ayan mga kabiwas, ganyan ang tekniko kapag nag-spool ako ng braided sa isa pang rail. So, lagyan natin yan ng konting drag para habang hinihila dun sa kabilang rail, meron naman siyang persa. Pag medyo maluwag, kita ng konti. Pag medyo mahikit, luwagan din ng konti. So, ganyan ginagawa ako. Bilang pagtay nito mga kabiwas, kailangan lang hindi siya mag-release. Mas matanda kailangan patamayan natin siya dun sa wrapper kasi para hindi siya mag-release. Pwede rin iikot natin yung isa kaya sure na Targa tayo. Itong nilalagay ko mga kabiwas, 50 pounds and then 9 strand 500 meters na low killer. Ito magandang brand itong braided line na to. Subok ko na to, Divi. So, in-spool ko siya dito sa aking Daiwa BG 5000 series. So, kung narinig nyo, may tumutunog na clicker doon. Nakakabit kasi, in-spool ko muna siya sa isang overhead na rim. Para pag-retrieve kong ganito, medyo sikit siya. Pakita ko sa inyo. Doon nang gagaling yung tunog. Isang overhead rail. Ito na mga kabiwas. So, natira yata ng ano yung 500 meters, natira ng mga 20 meters, 50 pounds, 9 strand. So, kunti na yung clearance niya, tamang-tamang allowance. So, okay na siguro yan. Okay, ganyan pag nag-spool ako ng braided. We'll be right back.